Magsitayo na po ang lahat. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipayag, ipayag ang tulot niya ligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, bilang paghahanda sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala at hilingin natin ang awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming maipahayag na ang Panginoong nabuhay ay nanaig sa lahat upang kami ay makatanggap sa mga kaloob na nakikita bilang sangla ng mga bigay niyang lingid sa aming mata. Ngayong siya ay namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo na muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Chipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy, naghahari na, ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan, kahit ano ang gawin pa'y
hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula panoong una, bago pa ang ano paman. Likas ikay, naroon na. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggang, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Magsitayo na po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." "Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sagot ni Jesus, "Guro pa man kayo ng Israel ay hindi ninyo nauunawaan ng mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasasaksihan ang pinatototohanan namin. Ngunit di ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Good afternoon at Happy Easter pa din. Batiin ninyo ang inyong mga katabi. Happy Easter. At sa mga kasama po natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media pages ng Quiapo Church, ang pagpapala ng muling nabuhay na Panginoong Jesus Nazareno ay sumain niyong lahat. Minsan po merong dalawang estudyante na sa elementarya na nag-uusap. Sabi po ng isa, "Alam mo brother, madali lang ma-blackmail ang mga tao ngayon. Basta ang sasabihin mo lang ganito, alam ko ang buong katotohanan." Yan. Ganun ba? So, itong isang bata, sinubukan pagka-uwi niya. No? Pagdating niya, nakita niya ang nanay niya nagluluto sa kusina. Sabi niya, "Hi, Nay! Alam ko po ang buong katotohanan." Kinabahan ng nanay, "Lika nga dito, anak." Sabi niya ganun, "Lika dito. Na naman yan. O ito, 300. Huwag ka maingay sa tatay mo, ha?
tahimik ka lang. Sabi niyang ganon. No? Mamik tinatago si nanay. Ngayon, dumating po si tatay. No? Galing sa trabaho. Binati ng anak. Hi, tay! Alam ko po ang buong katotohanan. Lalong kinabahan ng tatay. Uy, halika nga dito. Huwag ka maingay. Baka marinig ka ng nanay mo. Ito 500. Tahimik ka lang, ha? Sabi ng bata, naku, kikita yata ako dito. Sabi niyang ganon, ano? So, paglabas niya po ng bahay, nakita naman niya ang driver nila. No, kakapark lang ng sasakyan. At lumapit ang bata, sabi niya, Kuya, alam ko na ang buong katotohanan. Naiyak po yung driver. No? At pagkaiyak niya, lumabas siya ng sasakyan. Buti na lang, alam mo na ang katotohanan. Halika na anak, iyakapin mo ang iyong tatay. Lahat tayo ay naghahanap ng katotohanan. Nais natin na kumatig, kumapit sa kung ano ang totoo sa ating buhay, lalo na sa buhay pananampalataya. Kaya naman ngayong araw na ito, simula kahapon hanggang ngayong araw na ito, makikita at makikilala natin si Nicodemo. Sino ba si Nicodemo? No? Sa ating ebanghelyo, siya ay isang Pariseo. So ibig sabihin, kung Pariseo si Nicodemo, isa siya sa mga umuusig kay Kristo. Laging naghahanap ng kung anong mali ang gagawin ni Kristo para siya ay masilo at merong maiparatang sa kanya. By the way, itong tagpong ito sa ating ebanghelyo ay isang throwback. No? Alam natin na nabuhay na muli si Jesus, pero binabalikan ang storya kung saan ipinapahayag ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli. No? So, si Nicodemo nais din matanto kung ano yung katotohanan at siya ay isang Pariseo na kaiba sa lahat ng Pariseo, naniniwala siya sa mga ginagawa ni Kristo. At gusto niyang ma-confirm, gusto niyang ma-affirm yung kanyang paniniwala, kaya isang gabi, pumunta siya kay Kristo para kausapin siya. Bakit gabi? Hindi pwedeng sa broad daylight o sa umaga niya gawin ang pakikipagtagpo kay Jesus. Aba, masisira ang kanyang kredibilidad. Isipin mo lahat silang Pariseo against kay Jesus, tapos siya makikita na nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan kay Jesus, kaya sa gabi siya pumunta. Ano? So, sa tagpong ito, ipinaalala ni Jesus kay Nicodemo, no, na ang pagsilang muli o yung pagiging born again, no, na familiar tayo ngayon, ay siyang magbibigay sa atin ng fullness o ng kalubusan ng katotohanan sa ating pananampalataya. Eh ano bang ibig sabihin ng ipinanganak muli? Being born again. Hindi po magpapalit ng relihiyon. Hindi po iyon. Ano? Akala ni Nicodemo, kailangan bumalik sa sinapupunan ng isang tao kahit matanda na para isilang muli. Literal yung kanyang pag-unawa. Pero ano nga ba ang itinuturo ni Jesus tungkol sa pagsilang muli ng isang tao? Maaalala po natin, last Sunday, ano po yung ipinagdiwang natin? Last Sunday, Divine Mercy Sunday. Kung saan si Kristo ay nagpakita na nabuhay na mag-uli sa kanyang mga alagad, at ano yung pinakita niya sa kanila? Ipinakita ni Jesus ang mga sugat na kanyang tinamo nang siya ay ipinako sa krus. Sugat sa kamay, sugat sa paa, at sugat sa tagiliran. At maaalala ninyo, nung siya ay nakabayubay pa sa krus, nung siya ay natagpo ang patay na ng mga sundalo, ano ang ginawa nila? Hindi ba't inulos sa kanyang tagiliran si Kristo? At ano daw ang nangyari? Ang tubig at dugo ay dumaloy mula sa kanyang tagiliran. Ano bang ibig sabihin ng tubig at dugo? Ang tubig, no, ay magpapaalala ng ating binyag. At ang dugo ay magpapaalala ng pag-aalay ng buhay ni Kristo na lagi nating sinasariwa sa pagdiriwang ng banal na misa. Kaya naman, ipinapaalala sa atin ni Kristo na ang
pagsilang muli sa tubig at espiritu ay ang patuloy na pagpapanariwa ng ating mga pangako sa binyag. Hindi ba't maaalala ninyo noong Easter, Easter Vigil, at saka yung Easter Sunday, imbis na tayo ay magpahayag ng ating pananampalataya pagkatapos ng humilia ng pari, ano ang ginagawa? Pagpapanariwa ng mga pangako sa binyag. Hindi ba't sinabi ninyong itinatakwil ninyo si Satanas? At sinabi ninyong sumasampalataya kayo kay Jesus? Yun yung pagpapanibago ng ating pananampalataya. Matapos yung pangako, ano pong ginawa? Tayo ay binasbasan ng tubig. At ito ang patuloy na pagpapanariwa at pagsilang muli sa ating pananampalataya. No? Kaya sa tuwing dumadaan at ipinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ni Kristo, patuloy tayong ipinanganganak muli. Isinisilang muli sa tubig at espiritu na sa mga maglaon na araw ay napapanariwa pa rin sa pamamagitan ng pakikiisa sa banal na misa. Mga kapatid, yung pagsilang na muli na ipinapaliwanag ni Kristo ay hindi tungkol sa pagpapalit ng relihiyon, kung hindi ito ay pagpapanariwang lagi ng ating mga pangako sa binyag. At mas magiging matibay ang pagpapanariwang ito kung isinasabuhay natin ang ating mga pangako sa binyag sa pang-araw-araw nating buhay. No? Kaya bilang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, tayo ay kaisa ni Kristo, hindi lamang sa kanyang pagkamatay o pagpapakasakit, kung hindi kaisa rin tayo ni Kristo sa kanyang muling pagkabuhay. At sa tuwing tayo ay umaalala at nakikiisa sa kanyang muling pagkabuhay, napapanariwa, isinisilang muli tayo at pinagtitibay sa pananampalataya natin kay Jesus na muling nabuhay. Tayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay muling nabuhay si Kristo at siya ring nagbibigay ng buhay sa ating mga mortal na katawan. Ang ating itutugon, Panginoon ng Langit at Lupa, pagpalain mo kami. Panginoon ng Langit at Lupa, pagpalain mo kami. Ang mga ginawaran ng katungkulan, naway pukawin ang Espiritu sa pagtupad ng kanilang pamumuno ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Atinawang patuloy na panibaguhin sa Espiritu ang ating mga sarili at lumago tungo sa kaganapan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Sa lahat ng nakikiisa sa pagdiriwang na Eukaristiyang ito, naway matulungan natin ang isa't isa ng may pag-ibig na nagpapahayag sa Santatlo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway maipagamot at mabigyan ng lunas sa pamamagitan ng kabutihang loob ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa, naway magdiwang sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu sa aming mga puso upang baguhin ang aming buhay sa pamamagitan ng buhay na kaloob sa amin ng muling pagkabuhay ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa butil na
daing nagbibigay ng buhay mo. At alam na nagmula sa isang tangkay na upas, inuming nagbibigay na kang kunin at tangkapin ang mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama,
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong inarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister
Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. Aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang tanging ang pag-ibig mo, lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. Biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Easter Recollection na gaganapin mamaya po ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay walang iba kundi si Most Reverend Jacinto A. Jose Didi, Obispo ng Urdaneta, Pangasinan. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan.
para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalita ng iyong bigay at aming alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladalin nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka Nuestro Padre Jesús Nazareno.